Yan, pasensya nyo na kasi kagigising ko lang talaga eh. Tinatamad pa ako magbihis. Tinatamad pa magbihis. Ayan, kumukulo ng aking kamote. Yan. Tinatamad pa kasi ako magbihis. Sana mawala na yung mga stress ko. Sinong gustong kumuha ng stress ko, ibibigay ko na. Na-stress talaga ako. Alam nyo, iniisip ko talaga kung anong gagawin ko dun sa, ano, sa group na yon. Ayan. Iniisip ko kung mamimigay ba ako ng wala, ng, kasi pag wala akong, ano, sa kanila, mamimigay lang ako basta ang dami nagre-reklamo. Tapos, pag nagbigay naman ako ng, halimbawa, kung wala kang, walang like and share, walang ganito-ganyan, walang bads, pag nag-ano naman ako ng ganun, ang dami na namang reklamo. Parang lahat na lang nang sabihin ko, ang daming reklamo. Siguro ganun talaga. Kaya siguro hindi umaano yung Pilipinas, ano? Pasensya na lang. Hindi talaga. Kasi, alam mo yun, kasi yung ugaling Pinoy, pasensya na sa masasaktan, ha? Kasi yung ugaling Pinoy kasi, mahilig magreklamo. Yung bibigyan mo na may reklamo pa. Hindi mo bigyan, may reklamo. Alam mo yun? Yung hindi na lang magpasalamat kahit sa kunting bagay. Yung iba nga, binigyan mo na kahit kakaunti, eh, chichismis ka pa. Naku, nagbigay kakaunti. Diba? Yung mga ganon. Alam mo kasi, sa Pilipinas kasi maano eh. Marami kasi mga ganyan sa Pilipinas. Yung, ewan ko ba? Kaya siguro talaga hindi umuunlad eh. Kasi alam mo yung mga ugali natin na hindi tayo makontento sa kung ano yung binibigay sa atin. Or, hindi sila mahilig mag... Karamihan talaga. Hindi sila... Ano man tawag dun? Yung ayaw nilang maghirap. Alam mo yun? Ayaw nilang maghirap para makuha nila yung gusto nila. Gusto nila yung madaling makuha. Yung ayaw nilang paghirapan. Ayaw nilang paghirapan yung gusto nilang makuha. Gusto nila pag nakuha nila, kuha agad, 'di ba? Yung gusto nila yung sa madaling paraan ba? Gusto nila laging ganun. Ewan ko ba ha, pero hindi ko naman nila lahat ng mga Pilipino ganun, pero halos karamihan talaga. Alam mo yun, maraming reklamador. Ayun. Hindi ko lang maano kasi, sabihin na natin, sabi nga nila, huwag ko masyadong isipin, di ba? Huwag ko masyadong isipin yung mga sinasabi nila. Kasi hindi pwede, kasi hindi mo iisipin eh. Kasi may time talaga na, minsan hindi ko pinapansin talaga kasi ayokong ma-stress. Kaya lang, alam mo yung sa dami na, yung sa sobrang dami na nang kinikimkim mo, hindi mo na talaga maaatin na hindi mo mailabas yung nararamdaman mo. Alam niyo yun? Hindi ko talaga maano na, kasi dati alam niyo yung para sa akin, parang napakadaling magbigay. Sige, magbibigay lang ako ganun. Pero hindi pala ganun kadali magbigay, ano? Hindi pala ganun kadali magbigay. Akala ko kasi napakadali. Magbibigay lang naman ako eh, di ba? Akala ko, ewan ko lang, siguro ano lang, wala lang sa expectation ko yung ganun. Hindi ko naman sinasabi na lagi kayo magpasalamat sa akin kasi nagbigay ako. Hindi naman. Inaano ko lang, yung makita ko lang din yung ano nyo, yung makita ko lang din yung na magkaroon kayo ng ano ba to, nawawala ako, stress kasi ako talaga eh. Wala akong maisip. Yung magkaroon lang kayo ng ano, ng kunting appreciation, yung ganun, 'di ba? Kasi hindi naman siguro ganun kabigat yung, kasi dati talaga wala talaga akong hinihingi. Kahit ipagtanong niyo yan sa mga nauna kong mga nabigyan, wala akong hiningi sa kanila na bago ko kayo bigyan, i-share nyo to, i-share nyo yan. Panoorin nyo yan. Siyempre, sa gustong manood, siyempre,
masaya ako na syempre makakapanood kayo, syempre sa gusto manood, pero hindi po ako namimilit, 'di ba? Sa hindi sa syempre sa panahon ngayon, syempre mas uunahin niyo yung ano eh, mas uunahin niyo yung pagkain niyo kaysa manood ng mga video ko. Oo, okay lang 'yun, wala akong problema doon eh. Kasi kaya nga ako namimigay, 'di ba? Para syempre may pagkain kayo, 'di ba? Eh alang nga namang unahin niyo pa ako, 'di ba? Hindi naman po sa ganun. Hindi naman ganun ang inaano ko. Ang akin lang, syempre pag kaya niyo manood or pag may time kayo, di sa kanya panoorin, okay lang yun. Hindi naman ako nagsasabi sa inyo, oora mismo panoorin nyo to, di ba? Hindi naman ganun. Pero syempre, sa palaro ko sa YT, syempre, papanoorin nyo. Kasi syempre, laro yun eh, di ba? Pero kung sa hindi naman kasi palaro, hindi naman ako namimilit na panoorin nyo yung aking video, di ba? Ang nakakasad lang kasi, lahat ng gusto nyo, binibigay ko. Di ba? Gusto nyo ng fair, binigay ko. May umangal. Nagbibigay ako ng walang dahilan, pinipili ko lang, may umangal. 'Di ba? Sana ko lulugar, 'di ba? Ayoko sanang magsalita ng ganito eh, kasi syempre ako ang may gusto nito eh, ako ang may gustong magbigay sa inyo. Ayoko magsalita ng kahit ano kasi kung tutuusin, hindi ko kayo responsibilidad eh, 'di ba? Pero ginusto ko 'to. Siyempre, ginusto ko siya. Siyempre, alam ko yung mga bagay na hindi ko ini-expect na may darating sa akin, pero hindi ko ini-expect na ganun. 'Di ba? Hindi ko ini-expect na ganun yung mga reklamo niyo sa akin, 'di ba? Matatanggap ko kasi yung mga reklamo niya, yung mga reklamo ng iba na, "Ma'am, pasensya na po, hindi po ako makakapanood kasi kailangan ng anak ko ng internet sa module nila." Okay lang, tanggap ko 'yun. Kasi syempre unahin niyo yung sarili niyo eh, 'di ba? Tanggap ko 'yun, kaya nga nagbibigay ako ng walang dahilan eh pag nakita ko diyan na, "Ma'am, ano ganito ganyan, kailangan ko ng ganito ganyan." 'Di ba nagbibigay naman ako? Kahit hindi ko nga tinitingnan yung Facebook niyo kung may share kayo, wala eh. 'Di ba? Nagbibigay ako, hindi ako tumitingin sa Facebook nyo. Kaya lang siguro may mga tao na pag nagbibigay ako, siguro tinitingnan yung mga Facebook nyo kung active ba talaga to. Kasi sabi ko sa inyo, kailangan maging active, di ba? Siguro may mga taong ganun talaga na tumitingin ang mga Facebook nyo, tapos nakikita niya, ay, sabi ni ma'am, kailangan maging active, ganito, ganyan. Pero nung makita niya yung Facebook na pinagbigyan ko ng kahit magkano, eh wala naman palang share kahit ano. Diba? Kaya siguro nasasabi nila na be fair. Na ganun. Kasi oo, nandun na tayo. Nandun na tayo na syempre, nandun nga yung mga taong nagsusupport talaga sa akin pero hindi ko agad mabigyan. Ito na ang katotohanan. Diba? Sasabihin ko na sa inyo kung bakit. Kung bakit mas inuuna ko sila. Kasi, mahina talaga kasi ako sa mga bagay na sasabihin nilang, "Ma'am, wala na akong pagkain. Hindi pa po kami kumakain kanina umaga, kaninang tanghalian. Ngayong hapunan, hindi ko pa rin alam kung saan kami kukuha ng pagkain." Mahina ako sa ganun eh. Mahina kasi ako sa ganun. Naiiyak lang talaga ako. Mahina kasi ako sa ganun eh. Mahina ako sa mga bagay na sabihin na ano na nawala na silang makain. Syempre, hindi ko alam kung totoo o hindi. Diba? Nasa kanina lang na yun eh. Kung totoo ba yung sinasabi nila o kung niluloko lang ako. Diba? Nasa kanila na yun. Pero yung pakiramdam ko kasi syempre iba. Diba? Naandun yung pagtulong ko na wala silang makain, 'di ba? Nandun yung nararamdaman ko na kailangan ko siyang tulungan kasi at least ako kahit papaano may nakakain pa rin. Ayun. Ano ba naman yung mabigyan mo kahit konti, 'di ba? Sabihin na natin makaraos lang siya ngayong araw. Pero syempre, sorry kasi yun lang naman mabibigay ko eh. Hindi ako pwedeng magbigay ng malaki kasi syempre, pag nagbigay ako ng malaki,
ano na lang din yung maibibigay ko sa iba pag naubusan ako, di ba? Sana naman maintindihan nila yun. Siyempre, nasasaktan ko. Siyempre, nasasaktan ako dun sa mga comment nila. Kahit pa ba sabihin nila na huwag kong pansinin. Nasasaktan ako kasi yung pakiramdam ko na gusto kong tumulong sa kanila pero ang dami nilang reklamo. Yung ang dami nilang sinasabi. Yun lang siguro. Doon lang ako nasasaktan kasi oo, lahat naman kailangan nyo ng ano, kailangan nyo ng tulong. Lahat gusto nyo matulungan. Pero syempre, kailangan nyo rin namang intindihin ako. Intindihin nyo rin yung iba, hindi lang kayo. May iba din dyan ang kabibigay ko lang. Hihingi na naman. Diba? Sana naman maisip nyo yung iba na hindi ko pa nabibigyan. Meron kasi dyan eh na nabigyan ko 2 beses, 3 beses. Okay lang may bigyan ko kayo hanggang 2 beses kung konti lang na ibigay ko sa'yo. Nabigyan kita ng 50 pesos nung una, nang hingi ka ulit. Okay lang, magbibigay ako, wala akong problema. Hindi naman ako nag-aano eh. Kaya lang, may mga tao kasi minsan na, alam niyo yun na, sobra-sobra. Porkit alam nilang nagbibigay ka. Sige, ihingi na naman sila. Kaya lang ako, gusto ko magbigay. Siyempre, inaawa ko. Kaya lang, kayo ba? Naisip niyo ba? Naisip niyo ba yung iba na maraming nagko-comment na hindi ko pa nabibigyan? Naisip niyo ba kaya yun? Yung sa mga nabigyan ko na ng mga ilang beses? Ng mga laging paulit-ulit na humihingi? Diba? Eh, hindi ako nag... Ano ang tawag nito? Hindi ko yung kine-question sa inyo na ano... Kaya lang... Sana man lang isipin niyo yung ibang tao na hindi ko pa nabibigyan tapos kayo panayang paulit-ulit na humihingi sa akin. Sana man lang isipin niyo yung iba talaga. Hindi lang kayo. Hindi naman porket active kayo. Kailangan hingi kayo ng hingi sa akin, 'di ba? Wag naman pong ganun. Kasi ako may ano ako magbigay eh. Nandun yung ano ko magbigay sa inyo, kaya lang wag naman sobra-sobra. Yung tipong ako na lang ang inaasahan niyo, yung tipong kulang na lang maging kabag-anak ko kayo para hindi ako makahindi sa inyo, 'di ba? Wag naman ganun. Kasi hindi naman porket napaka-active niyo talaga eh halos buwan-buwan nanghihingi na kayo, 'di ba? Isipin niyo naman sana yung mga tao hindi ko pa nabibigyan na nag-iintay na ano talaga naman bigyan. Ito lang naman ang sama ng loob ko kasi alam nyo mas nai-stress ako dun sa mga taong nabigyan ko na. Tapos paulit-ulit pa rin ang na alam nyo yon yung wala silang hindi ko alam kung iniisip niya ba yung ibang tao o iniisip lang nila sarili nila kasi nabibigyan sila eh, di ba? Kumbaga hindi ko kasi nasasabi agad sa kanila na pwede ba tama na yung iba naman. Siguro nasasabi ko pag puno na ako. Pero kasi pag hindi pa ako puno, hindi ko ganun kasi ako eh. Hangga't hindi ako napupuno, hindi ako nagsasabi sa isang tao. Ganun ako. Hangga't kaya kong tiisin, tinitiis ko. Ganun kasi ako. Kaya siguro ngayon napuno na ako. Kaya ito, lumabas lahat ng sama ng loob. Hindi naman ako nagsisisi na namimigay ako eh. Ang akin lang sana, isipin din nila yung nararamdaman ko. Yung nararamdaman ng ibang tao na hindi ko pa nabibigyan. Pero, alam mo, nasabi nga nila, oo, naandun ako, sabi nila, wag kong pansinin para hindi ako ma-stress. Pero hindi kasi pwede hindi mo pansinin at hindi ka ma-stress eh, kasi nababasa mo.
Tsaka may pakiramdam ako eh, di ba? May pakiramdam ako. Kaya hindi pwedeng... Hindi ko isipin o hindi ako ma-stress. Kasi kahit pa ba sabihin ko na... Kahit papiliin ko yung sarili ko, huwag kang ma-stress. Kahit libangon ko yung sarili ko. Tumatatak kasi sa isip ko eh. May mga bagay kasi na... May mga salita kasi na mabilis akong maano, mabilis talaga akong masaktan. Kasi hindi pa... Siyempre, hindi nyo naman ako kilala eh. Hindi ko rin kayo kilala. Pero ngayon sabihin ko na sa inyo na mabilis talaga akong masaktan. Mabilis akong masaktan, pero lahat iniipon ko yun hanggang sa hindi ko na makayanan. Ito na nilalabas ko. Ganyan kasi ako eh. Hindi ako yung tipong... Kaya pag na-stress ako sa isang bagay, lahat na yun ay ilalabas ko kahit kanino na. Hindi lang sa inyo, kumbaga kahit kaninong stress na ilalabas ko. Hindi kasi ako yung tipong pag nasaktan sa araw na yun, ilalabas ko kaagad. Hindi, napansin nyo naman, di ba? Ngayon lang talaga ako naglabas ng ganito ng sobra-sobra. Na napulo na talaga ako. Ayan. Kaya sana naman, sa mga natulungan ko na at sa matutulungan ko pa lang, sana naman isipin nyo yung ibang tao, sana wag lang puro sarili nyo. Ayan. Tsaka wag puro reklamo. Kasi maraming namimigay dyan eh. Hindi lang naman ako yung mga namimigay dyan ng ano, ng tulong. Marami po. Siguro sila, hindi sila katulad ko na talagang naapektuhan sa mga sinasabi nyo or sa mga comment nyo. Pero ako kasi hindi eh. Siyempre iba-ibang tao, di ba? Ako kasi hindi. Akala ko nga matatag ako eh. Hindi pala ako matatag. Akala ko matatag na ako. Hindi pala. Ayan. Sana lang. Gusto ko lang masaya. Gusto ko lang yung masaya ako kapag nakakabigay ako. Yung masaya ako na ayan, sana lang maging happy na lang tayo, 'di ba? Maging happy na lang tayo sa kapwa natin. Huwag na lang tayong maging nega kasi kung gusto niyo mabigyan, mabibigyan naman kayo eh. Effort lang sa pag-aantay talaga kasi mag-isa lang ako eh. Yun sana ang gusto kong maintindihan yung lahat. Na mag-isa lang ako, nagtatrabaho ako para lang makabigay ng kaunting tulong sa inyo. Sana lang yun lang. Maintindihan nyo. Kaya gumawa ako ng video ng ganito kasi gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko. Yan. Hindi po ako galit. Nasaktan lang ako. Tao lang ako. Siyempre may damdamin. Diba? Nasaktan lang ako sa mga comment nyo. Sa mga sinasabi nyo. Yan. Diba? Tao lang naman ako na madaling masaktan sa mga bagay na ganito. Diba? Kaya sana lang, be happy na lang. Maging happy tayo sa iba na nabibigyan ko. Diba? Kung hindi man kayo magbigyan, sana magkaroon kayo ng courage sa sarili nyo na mabibigyan din ako. Sana gano'n na lang. Diba? Wala nang nega. Sana maging happy na lang talaga, lalo na sa panahon ngayon. Huwag na lang kayong mag-anuhan ng bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon, di ba? Sana maging ano na lang kayo sa sarili nyo na mabigyan ko kayo, di ba? Yun na lang. Huwag nyo na lang anuhin yung iba na
buti pa sila, nabigyan, ganito, ganyan, hindi naman active. Huwag po kayo mag-iisip ng ganyan. Kasi, pag nag-isip kayo ng ganyan, taningin nyo yung mga, talagang taningin nyo yung mga una kong nabigyan. Kahit hindi active, nabigyan ko mga yan. Ipagtanong nyo sa GC na mga nabigyan ko, mas nauna ko pang nabigyan yung mga late na naipasok ko sa GC. Mas huli ko pang nabigyan yung mga alam ko na parating araw-araw halos nandyan, nagko-comment, nagsishare sa mga ano ko, sa mga post ko, nanonood sa video ko. Magtanong kayo dyan. Medyo okay na yung pakiramdam ko na ilabas ko na yung ano. Medyo lumuwag na yung dibdib ko. Kasi bigat ng dibdib ko kasi medyo okay na. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Tatatagan ko pang loob ko para lang sa pagbibigay ko sa inyo. Ayan. Sana maging matatag talaga ako. Alam niyo yung mga basher kasi na, may mga basher kasi na, alam mo yun, may mga basher na hindi mo na kailangan patulan. Pero, may minsan kasi na, may comment na yung talagang ano sa puso mo. Kasi, sabihin na natin hindi ka ganun, pero sinabi sa'yo yun. Tapos, sabihin na natin, huwag mo nalang pansinin ganito, ganyan. Pero hindi eh, tao ka lang, diba? Nasasaktan. Yun lang. Yun lang naman ang point ko. Diba? Kaya maging masaya na lang tayo sa iba talaga na una kong nabibigyan. Ayoko lang talaga ng stress ng ganito. Kasi lalo lang ako hindi nakakapagtrabaho. Alam niyo ba nung mga nakaraang buwan, nung September, halos hindi ako nakapagtrabaho. Tapos ngayon ulit, October, hindi na naman ako nakapagtrabaho. Sa sobrang stress ko, hindi ko lang masabi sa asawa ko. Kasi pag sinabi ko sa asawa ko, patitigilin niya ako, tiyak yan. Tiyak patitigilin niya ako sa ganito. Kasi yan ang pinakaayaw niya kasi, yung na-stress. Yan ang pinakaayaw niya. Kaya sa amin dalawa, inano namin yung kailangan hindi kami mag-aaway. Mag-aaway kami, oo, pero yung ibig ko sabihin, kasi dati pag nag-aaway kasi kami, grabe. Kasi yung parang pag nag-aaway kasi kami nun, yung talagang grabe yung sagutan, diba, yung ganun. Pero ngayon hindi, kasi ayaw namin ng stress. So kung mag-aaway man kami, hindi kami katulad noon na magsasagutan, magbubulyawan, hindi. Medyo na ano namin yung sarili namin na maging kalba, maging kalmado. Kumbaga, hindi na namin sinasabayan yung isa't isa na kapag masama ang loob ng isa, hinahayaan na namin. Pag naging kalma na, ayun, dun kami mag-uusap na dalawa. Either sa amin kung sino yung mauuna, o kaya minsan may time na wala nang nag-away tayo ng ganito, ganyan. Minsan wala nang ganon. Lambingan na lang. Yung parang ganon. Parang ano na namin sa sarili namin na may mali tayong dalawa, ganon. Pero may time na, syempre na nagsasabi kami na, oh, mali ako, mali siya, yung ganon. Saan na napunta itong sinasabi ko? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, patuloy po ako magbibigay. Pero sana lang, tulad yan ang sinabi ko, maging masaya na lang tayo. Diba? Kasi hindi naman to ano eh. Hindi naman to pabilisan kung sinong nauuna o hindi. Ang sa akin lang, gusto ko lang maunang bigyan yung talagang wala nang makain. Yung talagang sinasabi nila sa comment nila na wala pa silang kinakain, ganito, ganyan. Nasa kanila na naman yun eh, kung niluloko nila ako, hindi. Wala sa akin yun. Kung niluloko man nila ako, para lang mabigyan ng mabilis.
wala sa akin yun kasi nasa kanilang ano nun eh. Nasa kanila ang balikwala sa akin. Hindi ko iniisip yun. Diba? Kasi ang iniisip ko lang magbigay. Kaso iba kasi yung ano eh. Iba kasi yung salita. Diba? Iba yung salita na tumatagos sa puso mo eh. Kaya dun ka nasasaktan, diba? Yun lang. Maraming salamat po. Pasensya na ha at naiyak ako sa video. First time lang. First time ko maiyak talaga. Siguro sa ano na, sa nararamdaman ko. Ayan. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Thank you po.